Lala, laluma na, uy. Bebuelo na. So, what's up sa inyo mga Papi Brad? Yan! So, good morning sa inyong lahat and assalamualaikum sa inyong mga paps. And for today's vlog is yun na nga. Today, i-review na natin itong motor ni Magan mga paps. So, andito nga pala tayo sa bahay nila Uncle Dodo ngayon. So, ayan sila. Meron silang dinidiscuss na mga pang-power-power daw sa motor. And shoutout din kina brother at si Christian, pinaka-lodi. So, yun na nga mga paps. Before ko nga pala simulan yung vlog, gusto ko munang sabihin sa inyo na itong ginawa namin na DIY 5 spokes stock mags mga paps is hindi to ginawa namin para irampa-rampa dyan sa mga pang trail. So, ginawa namin to para sa kagustuhan namin. And then, syempre, kung isipin nyo, marami din akong nabasa doon sa mga comments mga paps na itry daw namin sa mga malulubak talaga na daan yung mga malalaking humps. So, ang sagot ko lang dyan mga paps, kahit hindi ko pa to kahit hindi pa namin to babawasan ng spokes, kahit kompleto pa ito, yung stock talaga na itsura niya mga paps, kahit saan mo pa yan idaan, once na yung malubak talaga masyado, masisira talaga yung mags. Paano na lang kung ito, diba? Malaking chance talaga na masisira yan. Pero ito yung pinaka ultimate challenge na gagawin namin mga paps para masagot ang lahat ng mga katanungan nyo kung gaano katibay, diba? So, tulad nga nung sabi sa ibang mga Papi Brad natin na nasa TikTok is Suzuki engineers lift the earth. So, papalitan na namin ni Uncle Dodong yung mga engineer. So, shout out sa kanila. Yan, so joke lang, joke lang. So, syempre, ang sa amin lang mga paps is for entertainment. And then, ang purpose talaga nito is para ipagaan yung mugs mga paps. And then, kasi napakasarap niya daw talaga sa once na napatakbo mo na siya, sobrang gaan niya talaga. So, today, ngayon ko malalaman mga paps kung gaano talaga kagaan siya. And syempre, ito yung impression video natin para sa motor ni Maki Mugs. So, let's go. Road test na natin. And pure stock na pala itong motor ni Magan mga paps. Bali, kalkal lang ang baon. And then, ay syempre, ang nagkalkal din ito mga paps si Renren. So, shoutout sa tropa natin. Siya rin yung nagkalkal doon sa tropa natin na si Roger, yung CB150R at saka yung kay Joel na Sniper 150 second gen. So, napaka the best talaga ni Renren magkalkal mga paps. Sobrang sarap ng tunog. And then, hindi lang tunog mga paps, meron ding takbo. Meron ding dulo. Napakasulit. And yun na nga, sa mga di nakakalam, ang motor ni Magan is stock pa po lahat mga paps. Hindi pa po yan nagalaw. Company stock pa po ito, okay? So, itatry natin. Siyempre, first impression ko, first time ko rin ma-drive ang motor ni Maki Mugs mga paps na naka 5 spokes DIY na, di ba? Try natin mamaya. Pero ibang-iba talaga sa mga paps. Gaan siya kung ililiko mo siya. Yan o. Sobrang gaan. Unlike nung kompleto pa talaga. Kasi may purpose din mga paps sa mga di nakakalam. May purpose ba tinanggal namin yung parang bracket niya talaga. Kasi nagpapagaan talaga sa mga paps. Iba talaga yung bigat niya nung dati kaysa ngayon. Mas maganda ngayon. So advice ko lang din. Kung trip nyo rin tong trip namin, pwede nyo gayahin mga Papi Brad. Pero kung ayaw nyo, wag. Sige, manood na lang kayo. O pwede nyo rin i-skip itong video kung ayaw nyo mga Papi Brad. Hindi po kami namimilit dito. Ang sa amin lang for entertainment purposes. And syempre, para makabigay na rin ng idea sa inyo. Kasi ginawa namin itong mga Papi Brad para pang rides. Ang rides, siyempre, di naman talaga maiwasan sa rides yung mag-uunahan kayo. Kasi dito, agaanan ang labanan mga paps. Ang kinaganda dito is, nakamags siya pero magaan. Unlike nung rimset mga paps, sobrang gaan talaga ng rimset. So, minsan feel ko parang lumulutang ka lang sa highway. Yun, lalong-lalo na dito sa mga semento. Pero ang mags, talagang
sobrang lapat na lapat talaga yung tire mo dito sa semento mga paps, kasi may kabigatan siya. And ang kinaganda din nun is hindi totally yung mabigat talaga, sakto lang, tama lang talaga mga papi brad. And syempre dito natin itatry mga paps sa highway, and wala din naman masyadong dumadaan dito. Meron kaming gagawin na ultimate challenge para sa inyo, kasi mostly na nababasa ko sa mga comments sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook is what if i-try daw namin sa malubak na daan. Supposed to be ginawa talaga namin to mga paps, hindi para iparamparampa, i-trail-trail pang rides tong ginawa namin mga papi brad. Pero para sa inyo, dahil mahal namin kayo mga papi brad, si Magan na mismo, sabi niya papatunayan daw ni Magan kung gaano katibay ang DIY 5-spoke stock mags, yung ginawa ni Uncle Dudong. So papatunayan namin yan ngayon mga paps. But before that, i-road test muna natin mga papi brad. Let's go. Tagin sa tropa natin kay Barbots, kay Magan aka Batang Pasaway aka Papa Bots. Iba talaga yung pwersa ng Rider FI, sarap talagang bumibirit talaga siya mga papi brad. Ganun lang yung gagawin natin. Sobrang sarap sa feeling mga paps. Ayoko nang yumuko kasi napakasakit sa likod. So tamang upo lang, tamang upo. So ayan mga paps, andito na tayo ngayon kina Uncle Dudong. So yun na nga. So ayan na nga mga paps. Bali itong motor ni Magan is pure stock pa ito. So nakikita nyo naman, di ba? So may airbag pa yan. So kompleto pa ang cover, and then kalka lang ang baon mga paps. Yan, yan. So si Renren ang may gawa niyan. Yan, so naka stainless na yan siya mga paps. Siyempre naka DIY 5 spoke stock mags lang si Magan. Yan lang yung baon niya. And sa sprocket is 38. Kitang kita nyo naman oh, company pa yan mga paps. So 38 and 14. So yan lang yung kombinasyon niya. And napakasarap sa feeling mga paps. Sobrang gaan niya talaga kaysa iko-compare ko yung sa mga ibang mga tropa ko na natry ko rin na masakyan yung Raider nila, na kompleto pa ang mags. So iba, may diferensya talaga siya mga paps. Medyo magaan talaga tong DIY 5 spoke. Kung ako sa inyo, try nyo rin mga paps kung trip nyo, yung trip namin. Pero kung ayaw nyo, walang sa pilitan to mga papi brad, ganun lang. And syempre, ngayon na namin gagawin yung ultimate challenge na gusto nyo mga paps. So syempre, kasama na natin si Barbots. Siya ang magdadrive, and then aangkas ako mga paps. Kasi maraming nagtatanong sa inyo kung pwede ba siyang maangkasan. So papatunayan namin yan ngayon na pwede mga paps. And syempre, meron tayong pupuntahan na isang lugar na ito, mas challenge talaga to mga paps. So let's go. Oh ayan mga paps, oh nakaangkas na tayo.
Yaway, inay lambot. Para bakit mabilin. So ayan mga paps. Oh, nakaangkas na tayo ngayon kay Barbots ha. Si Barbots ang nagda-drive. Ilan mong kilo, Bots? 53. Oh, si Magan, ang bigat niya is 53. Ako nasa 80. So let's try. Ayan ang mga paps, andito na kami ngayon. Yan o. Oh. Oh, ito na yung request nyo. Yan o, oh, may malaking humps. Ay ay. Oh, off-road gaming ha. Oh. Oh, sumasayaw pa. Oh, tingnan nyo yung mga daan ano. Yan. Yan. So papatunayan yan ni Barbots ngayon. Agoy. Agoy. Yan. Oh. La. Lalum. Narap. Off-road. So ayan mga paps, most requested nyo ha, ginawa na ni Barbots para patunayan lang. Kahit ginawa namin tong DIY 5 spokes sa highway, pero papatunayan namin na okay din sa rough road. Pero hindi ko advisable talaga na pang off-road to mga paps, kasi pang highway lang to. Pero para sa kagustuhan nyo, ito gagawin daw ni Barbots ang ipinagbabawal na technique. Yan. Oo. Off-road gaming to mga papi brad ha. Para sa inyo to. Lala, laluma na. Uy! Laka. Na, kadaya, kadaya lang. So, ayan mga paps ha. So, siyempre, bumaba na lang ako kasi kawawa din yung motor. Oo. Yan. So meron tayong pupuntahan. Ultimate challenge to. Para sa inyo. Oh, may mga baka pa. Laka. Boots. Kailan lang, boots. Kailan lang. Gago. Paasa na ano. Uy. Kailan. Aysa. Aysa na. Oh. Ayan mga papi brad. Oh. Yan ha, papatunayan namin yan. Siyempre kailangan kung bumaba mga papi brad, alam naman yun, alam nyo naman na underbone yan. And then malaki akong tao, so kailangan natin bumaba. So nasa gitna kami ng gubat. Gubat. Yan. Para sa inyo ang bayan na to. Di kami susuko, papatunayan namin to. 5 spokes na to ay para sa inyo. So ayan mga papso, diyan kami dadaan. Yan. Trailside gaming mga paps. Yawa ng tani bots, kade lang. Yawa na. Sure dira bots. Sure na bab. Yawa na. Ya. Ya. Lala.
Wala na kadi mo. So, tignan nyo, sunod-sunod kasi yung ulan dito sa amin mga paps, kaya tignan nyo yung mga daanan. And nakita nyo naman yung struggles na pinagdaanan namin ni Barbots. Grabe. So, syempre si Barbots ang pipili ng daan mga paps. So, papatunayan niya yan. So, syempre, pinipili muna ni Barbots yung daan. Kasi halos sira lahat ng daanan mga paps. Tignan nyo. Oh. Syempre, ayaw din namin na masira talaga. Diba? Kasi pang highway, plano namin, ginawa namin na 5 spokes para pang highway, hindi pang off-road mga paps. Pero maraming nagko-comment. So yan, papatunayan niya ni Barbots ngayon mga paps. Biglang napasubo si Barbots. Bibuelo na. Yun. Oh. Diba? Baka sabihin nyo na naman, dyan naman sa sirang daan. Huwag naman dyan mga paps. Kahit sino, hindi dadaan dyan. Kasi tingnan nyo, napakasira nyan. So ayan si Barbots. Good. So ayan mga paps, pinatunayan na namin sa inyo. Tingnan nyo kung gaano katibay ang DIY 5 spokes. Yan ha. So sa mga nagtatanong kung pwede ba siyang maangkasan, unang-una sa lahat, pwedeng-pwede mga paps. Nakita nyo naman, nag-angkas ako. So si Barbots, ang timbang niya is 53. Tapos ako, nasa 80 kilos ako. Sobra mga paps. So backride niya pa ako. And then dumaan pa kami doon sa mga iba't ibang mga obstacle na yun, yung mga sirang daan. And then inakyat pa ni Barbots doon. Hopefully na nasagot namin yung mga katanungan yung mga Papi Brad. Yun daw, hindi daw matibay. Siyempre, alam naman namin na bawas na yung pagkatibay niya mga paps. Pero ginawa kasi namin to pang highway talaga. Hindi to pang off-road. Pero yun, sasagutin pa rin namin yan. So okay Bots, anong masasabi mo Bots sa mga Papi Brad natin? Mga Papi Brad, safe ito. Safe. 100% tibay. Solid. Oo, solid. Yan. So ang owner na mismo ang nagsabi mga paps ha, tibay yan, matibay. Magsi 7 months na. Oh, 7 months. Oh. Last time yung sinabi ko sa inyo, magsi 6 months na 'yon mga paps. Last month pa 'yon. So ngayon, magsi 7 months na mga paps. Tingnan niyo kung gaano katibay. 'Di ba yung pinakita ko sa inyo last time na dinadaan ni Barbot sa bukid? So ito, papatunayan ni Barbot sa inyo. Ipapakita talaga namin. So 'yun na nga, inakyat na diyan mga paps and then dumaan na rin kami doon sa mga sira na daan. Pauwi na kami. Yan oh. Oh. Lubak-lubak pa yan. Oh, tingnan niyo yung daanan diyan oh. Oh. Oh, off-road gaming yan mga paps ha. Huwag niyo sabihin na dito dadaan si Magan. Grabe sira na yan mga paps. Di na yan makaya. So, let's go, pauwi na kami. Please ngayon napatunayan na namin sa inyo mga Papi Brad. So last time yung malakas ang loob sa amin na umakyat dito mga paps si Doydoy. Siyempre wala na yung tropa natin, nag-ibang bansa na. So miss you Doydoy, aka Buwang. Yan mga paps oh. Parang suntaan yung daan dito. Rap road. Siyempre para sa inyo gagawin namin to. Nainigalan. So sunod-sunod kasi yung ulan dito mga paps. Kasi inahala Boots. Nahalit Boots. Ayos sa Boots. May baka. Ayos sa Boots. Magukod na Boots. Gawin. Daming baka. So pauwi na kami mga paps. At least napatunayan namin sa inyo. And again. Okay. Agoy. Up.
Buslot Gaming. Butas-butas. Muntik nang mahapit. So tingnan niyo kung gaano kaganda yung daan dito ngayon mga paps. Kasi nang dahil to sa ulan mga paps kaya nasira. Kasi sunod-sunod yung mga malalakas na ulan dito sa amin. Halos yung ibang parte dito sa Jinsan is bumabaha na. Road Gaming. Salamat highway na. So ayan mga paps, andito na kami ngayon and finally nakabalik na kami. And yung ultimate challenge mga paps, finally done. Challenge accepted. Tulad nga nung mga comments yun na idaan sa mga malulubak na daan. Pero syempre hindi namin didadaan talaga dun sa mga grabe na talaga na daan mga paps. Kasi di na yun kaya. Kahit sinong mga owner ng mga underbone na motor, aayaw talaga sa ganong klaseng daan mga paps. Yung sa mga saktuan lang na daan, yun lang. Pero at least naipakita namin sa inyo and na prove din namin na pwede pa rin siyang maangkasan mga paps. Kahit naka 5 spokes DIY na yan. So, ang purpose lang naman kasi namin dito is para mapatunayan sa inyo na meron ka ay kahit binawasan na namin siya, matibay pa rin siya. Kasi sa di nakakaalam mga paps, ang metal na ginamit kasi dito sa mugs, medyo matibay rin. Di ako sure kung anong klaseng metal pero malalaman mo naman na matibay pa rin kahit natanggal na yung bracket niya dito. Mahalata mo pa rin na matibay pa rin yan siya mga paps. And again, ginawa namin to pang highway, pang rides para gaan siya masyado mga paps. Kaysa naman mag-rimset ka, sobrang gaan na nun. Isa din doon is sinisita din kasi mga paps yung rimset. So para maiwasan yung sita mga paps, so balik tayo sa stock mugs pero naka-DIY, di ba? 5 spokes na lang siya. Pero at least may forma pa, maganda din. And then magaan pa siya mga paps. And then syempre, kudos ako sa puwersa ng Raider F5. Malakas talaga siya mga paps. Hindi ko siya pwedeng ipagkumpara sa sniper ko kasi alam naman natin, once na stuck yung sniper is wala talaga, parang takto lang, takbong pogi lang talaga mga paps. And ibang iba talaga ang pwersa ng Raider F5. Meron talaga siyang pwersa na kahit mabigat ka, kaya kanyang kakargahin mga paps. Hindi basta-basta ang pwersa ng Raider F5. So yun, and syempre nakita nyo naman kanina na ni-road test ko na to, napakasulit talaga mga paps. Wala akong masasabi. And syempre thank you so much kay Barbot. So sulit kasi pinagbigyan niya tayo sa request nyo mga paps. And yun, finally nasagot na namin. And kay Uncle Dodong din, shout out sa paggawa ng mga DIY 5 spokes. So soon mag-a-apply na si Uncle Dodong sa Suzuki. I think hanggang dito na lang yung vlog natin mga paps. And hopefully na nakatulong kami at sana nagustuhan yung vlog natin ngayon. And shout out nga pala sa lahat ng mga puppy brad natin dyan, yung mga nag-comment na idaan sa lubak. So ito na ang sagot ko sa inyo mga paps. So ride safe always sa inyo, stay home, stay safe. So peace out, peace out. Baka Uncle Dodong yan. Hikal! Uncle Dodong moves. Dire-dire call. Tanggal na kadina. Tanggal pa din kadina.